ano yun ang magandang katangian ni Sharon Cuneta? May mga pagkakataon na naiinis tayo sa kanya dahil labas yan ang labas ng kung ano-anong mga kwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Tungkol niya, yung Senator Kiko, na may away pala talaga sila noon. Kakalaban po ng Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey at ng mga Dabber Cats tuwing tanghali ay ang It's Showtime naman po. Alam naman natin wala nang dapat pang patunayan ang Eat Bulaga. Yes. Hindi na po ang mga makakalampag. Let's go! Kasi natutuwa ako kapag si Sharon Cuneta umaamin sa kanyang mga kakapusan at kalabisan. Ayaw naman ang maganda kay Sharon. Oo. Natutuwa ako yung lately meron siyang sinabi na, ay, napaka-stupid ako. Mm-hmm. Oh, how stupid I was. Yung pinutol niya. Yung pinutol ni Senator Kiko. Mm-hmm. Na may away pala talaga sila noon. Mm-hmm. So parang inisip ng marami na sinadya ito. Mm-hmm. Pero ang katwira niya, naghahanap kasi ako ng mga retrato ng mga anak ko na sila lang. Wala akong makita. Kaya tinanggal ko na lang yung ulo niya. Di ba nakakaaliw? Andun yung pag-amin. Yung honest niya sa sarili niya. Honesty niya. Yung honest niya sa sarili niya nandoon. Doon makikita na marunong din siyang tumanggap. Pag mali siya, mali. Ano yun ang magandang katangian ni Sharon Cuneta? May mga pagkakataon na naiinis tayo sa kanya. Lalo na ang kanyang mga bashers, ang ating mga kababayan. Dahil labas yan ang labas ng kung ano-anong mga kwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Mm-hmm. Diba? Pero tingnan po natin, yung iba paninindigan na lang yung pagkakamali nila. Ay, oo. Diba? Oo. At saka kasi ngayon parang napapansin natin, meron ng nakatabi kay Sharon Cuneta. Hanggang yan na lang. Pero pag gusto niya sabihin talaga, magsasalita siya ng konti na lang pero hindi nabubuin. Saka nakakatawa, may nagpapaalala sa kanya. Sige, hanggang doon na lang ang sasabihin ko. Kasi pinabawalan mo na gano'n. Say everything na lang. Kasi kaya nagsalita siguro si Aaron kasi diba hinahanap siya kung anong masasabi niya tungkol doon sa hindi pagkatuloy. Hindi, siya pag-file kasi ni Senator Kiko Pangilinan ng libel doon sa isang blogger. Cyber libel. Tinatanong ngayon si Sharon, ano kaya masasabi dito ni Sharon? Kasi may nag-comment doon, ano kaya masasabi dito si Sharon sa ginagawa ng kanyang asawa. Yun, karapatan naman nila yon. Kapag sobra-sobra naman na po talaga, eh, kailangan namang ipaglaban ang kanilang karapatan. Correct. At lalong-lalo na, pag hindi totoo talaga, ay nakakala. Imbento naman kasi. Puro mga fake news yung inilalabas. At saka, tinatanong din siya, siyempre pa, hindi po pwedeng tumigil ang mga tao na pagkatapos magsalita ni Gabby at malaman natin na hindi si Gabby ang dahilan. Mm-hmm. Natural, si Sharon ang tatanungin. Ay, oo, tama. Kung ano masasabi niya. Totoo. Nakakatuwa, di ba? Pero alaw na aliw ako dun sa, oh, how stupid I was. Imagine nung makita ko, tanggal yung ulo niya, wala siyang ulo. Tsaka oh maganda God, sa isang tao na may realisasyon. Kasi ang ibig sabihin nun, binabalikan niya yung mga dati, kung ano nga, saan ba ako nagkamali? Tama ba ito? At saka saan pa tayo natututo? Di ba naman sa pagkakamali? Yes. Kapag pinanindigan natin na ang mali, ay tama pa rin. Wala na talagang pag-unlad yan. Correct. Kaya nakakatuwa. Siyempre, eto na po, mainit pong pinag-uusapan, of course. Hating-hati po kasi ang ating mga kababayan, di ba? Dahil maugong nga po ang balita at totoo na. Ang totoo-totoo na. Na ang makakalaban po ng Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey at ng mga Dabber Cats tuwing tanghali ay ang It's Showtime naman po. Paano ang gagawin? From GTV, ilalagay na sa GMA7. Yan ang mga maingay na balitaan ngayon. Paano na yung sinabi na yung mga kwentuhan na bumubuo sila ng bago? Yun ang nauna. Yun ang napabalita. Kasi marami naman umayaw eh. Kasi si Michael D, di ba? Tinanggihan niya na. Tapos si Alden Richard, hindi rin pwede siya mag-non-time show kasi marami siyang trabaho. Tapos mayroong isa pa na tumanggi na hindi rin pwede. So, walang mabuo. Walang mabuo. Yung kanapokwang, di ba? Hindi pelikula yung pinampalit eh. Yung non-time movie nila. Walang pinagsaya. Ano walang pinagsaya? Walang tahanan, walang amatina. Tahanan, pinakamalungkot. Ayun. Tapos ano, ang ganda ng katwira na ating mga kababayan, ang home at ang house magkaiba. Ayun. Diba? The home is not ang house, structure lang. Yung home, buo ang pagmamahalan. Di ba may buo ng pagmamahalan? Yung home. Yung house, structure lang yon. Bubong, dingding, flooring, ganun lang. Ayaw. Gusto mo ba na ang ka-head-on ngayon at kalaban ng Eat Bulaga para magkaalaman na it's showtime? Ako, okay ako dyan. Kasi total, kung wala naman, kasi nang kasi ng GMA, yung kanilang kasing rating, nagsimula nung mawala kasi silang non-time show. Pati yung mga teleserye nila na pangako, bumaba at naatiktado. Kaya kailangan talaga nila ng isang pang non-time show na plug career talaga na malaki. At saka, wala akong nakikita na patambisan yung away. Kasi di ba si Joey De Leon nagsabi na, wala tayong problema kay Vice Ganda, okay yan sa atin. Ewan ko lang kapag nagtapatan na. Ayun na. Yes. Yes. Dito na kasi lalabas lahat yung mga, ano mo yun? Kahit walang dati. Ilagay nilang labanan, nung nasa ABS pa sila. Dito, mag-aapoy ulit. Healthy naman yun. Okay. Pero sa time na talagang bumagsak ang showtime. Dahil sa pag-angat
at ng May Mendoza at Alden Richards. Oh, oh. Halos magsarado na. Ay, oo. Oh, diba? Oh, yung pinakamadilim ng show. At saka nung sumikat si Isa Siguera. Diba? Yan yung mga ano. Pero nagkaroon man din ng pagkakataon na nakaungos ang showtime. Yes. Lalo sa mga kanta-kantahan nila. Diba? Oh, yung tawag na tawag. Kaya kwentas claras lang ngayon, diba? Tsaka maganda po yung ganyan ang mananalo dito, televiewers. Yes. May pamimilian sila. Yun ang pinakamahalaga. Oo. Kasi healthy competition, lahat ay masaya. Yun. Kasi minsan tayo, minsan pag ayaw na natin, wala na tayong magawa. Nagtsatsaga na tayo. Pero pag meron kayong naabangan, tipat-tipat. Totoo yun. At saka, ano, maganda to. Maganda to para sa ating mga kababayan. Mm. Masaya naman pareho yung programa, di ba? Pero mabubuhay na naman yung ano, sigalot ng mga network. Ayan. Ang nakakaano lang, ano, di ba, content creators na lang ngayon ng ABS-CBN. Ang dami nilang programa na nasa TV5. Mm-hmm. Nagsimula yan yung sa Batang Quiapo, yung mga Hinilang, yung iba pang mga teleserye. Tapos nandito, namamangka sila talaga sa dalawang TV. Kaya marami nagtataka, parang wala naman din, hindi rin naman natin naramdaman yung ano nila, pagka wala ng istasyon nila kasi namamayag. Nandiyan pa rin sila. Pero ang pakilala nila, content creators lang sila. Mm-hmm. Pero talaga namamangka, meron dito, meron dito. Mm-hmm. Nakakaloka yung ganun ha. True. Diba? Oh. Tapos biglang nawala yung show ni Julina Magdangal, si Regine Vasquez, saka ni Melay Cantiveros. May nakausap akong source, eh talaga zero-zero naman daw talaga. Mm-hmm. Kaya kailangan tanggalin na. Tama. Oh. Diba? At ibinigay na sa iba yung time slot. Time slot. Mm-hmm. Diba? Isasalpok talaga ng GMA 7 sa Itbulaga ay ang It's Showtime. Maganda to. Ay, oo. Oh, oh. Diba? Mainit na talaga ang noon time natin. Mm-hmm. But, mainit na to. Kung marami nga nagtatanong din doon na from JTV, nilipas sila sa Kapuso Network. Sabi daw, sino ba magpupudus ito? ABS-CBN pa rin ba? O yung under pa rin ng GMA 7? Kolaborasyon yan. Pagkaganyan. Oh, malaba. Diba? Kolaboration. Oo. Oh, oh, oh. Hindi so, pwedeng. Alam mo, station produce ng 7 ang Showtime. Eh, sa ABS yan. Oo. Oh, tapos yung mga artista at Channel 2. Oh, ayaw, diba? Maganda to, maganda to. At sana, alam naman natin, wala nang dapat pang patunayan. Ang ito na lang. Yes. Hindi ayaw, na po mga makakalampag pa. Hindi na. Pero kailangan nilang pag-ingatan ang kanilang programa. Oo, ay, tama. Hindi na sila makakampante. Kasi maganda yun, meron silang, ah, kailangan pag-ingatan. Kumbaga sa karera ng kabayo, may pumipikete. Yes. Baka lumusot. Correct. Malatay lang tayo. Oo. Kailangan pag-aralang mabuti yan. Correct. Kaya, i-welcome natin ang It's Showtime na ang magiging head-on collision na kalaban ng Itbulaga. Panalo. Ay, oo, diba? Naman. Isang magandang tanghalian para sa tama atin. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!